as part of God's family. Sa loob ng isang tahanan, ang bawat pamilya ay dapat may bahaging ginagampanan. Katulad sa loob ng tahanan, kapag na ang isang miyembro ng pamilya ay walang ginagawa, ibig sabihin, siya ay tamad. At parang sa tingin mo ay hindi kabahagi sa pamilya ng Panginoon at sa kanyang pamilya. But, hindi po sa pamilya ng Diyos, sa kaharian ng Panginoon, iba yung pinag-uusapan ditong pamilya sapagkat tayo ay katulad ng isang bahagi ng malaking katawan ng ating Panginoon. Tandaan natin, the earth is only the footstool of our God and heaven is the very throne of God. So, could you just imagine how big our God that we are serving? Sige po, sinong pwede bang i-close ang sandali ang inyong mga mata at isipin nyo na ang upuan ng Diyos ay nasa langit at ang kanyang paa ay nandito sa lupa. So, gaano kalaking Diyos ang iyong nakikita sa iyong imahinasyon? Gaano kakapangyarihang Diyos ang iyong nakikita sa iyong limitadong pananaw? Kasi po, alam nyo, nakakaranas ito na kahit anong pag-iisip natin kung gaano kalaki at kadakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi kayang abutin ng ating pananaw. Sino po ang nakakaramdam niya? Amen. Because of the power that God has, okay? Ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos nagmumula. Kaya itong limitado nating kaisipan, minsan nag-iisip tayo ng mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos, pero hindi lubos na matarok ng ating mga kaisipan ang malalalim na hiwaga ng kaharian ng Diyos. But I tell you, church, if you come more spiritually in the presence of God, God will reveal the deep secrets of His kingdom into your heart. You really feel ng Diyos ang pinaka malalim ng sikreto ng kanyang kaharian sa iyong puso habang hinahanap mo yung kanyang paghahari sa iyong buhay. Okay, so meron akong mga bahagi. How can we help build God's kingdom here on earth? Sapagkat alam natin na itong earth na ating tinitirahan ay pansamantala lamang. I always say, we are just foreigners in this world. Kaya hindi tayo dapat naaatat sa mga nakasanlibot ng bagay na pansamantala lamang. Kung mayroon man tayong dapat na dumikit tayo ng gusto, walang iba yun kundi yung relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yun ay pangwalang hanggang buhay. Amen po! Okay, so bilang pabahagi, how can we help build God's kingdom here on earth? Bakit tayo gumagawa para sa Diyos sa daigdig na ito? Sapagkat ang layunin ng Panginoon kung bakit tayo iniligtas. Okay, the reason why God saved us, for us to be a vessel. Okay, para tayo ay maging daluyan ng mapagpalang kamay ng Diyos para gamitin tayo ng Diyos, para yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya ay maligtas. You're going to agree for that? Amen. Kasi pag wala kang ginagawa, na yung kapitbahay mo, yung kamag-anak mo, lahat ng mga nakapaligid sa'yo ay wala kang ginagawa para ilapit sila sa Diyos. Well, siguro kailangan tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang bahagi ko sa kaharian ng Diyos? You need to do something for Christ. Sabihin mo sa katabi mo, you need to do something for Christ. Kasi yung something na yun na magagawa mo, kahit maliit na bagay yan, yan ay napakalaking bagay para sa Diyos. You know, I have this book. As I read this book, God General, ay matindi talaga. Babae, lalaki, walang pinagkaiba ang kapangyarihan ng demonstration ng power ng Espiritu Santo habang sila ay nagpapasakop sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay marunong mag-share ng word ng Panginoon, you are God's General. Amen. Sino kaya ang tatanggap nun? Amen. Are you with me, God's General? At ang pinabasa ko po yung kasaysayan ng mga babaeng general ng Diyos ay matindi, lalo akong nag-aapoy sa aking pananampalataya kasi marami man silang narangin. Could you just imagine, mayroon din ditong isang evangelist, ang kanyang gift is the gift of
healing. Ang tawag sa kanya is the demonstrator of God's Spirit. Dahil pumapasok pa lang yung tao sa lugar kung nasaan siya, yumuyukod na para sa Panginoon. Bigla na lang talagang inahampas ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kahit ano pa ang pinagdaanan niya, you know what? Nagkaroon siya ng 6 na anak at yung kanyang 5 anak ay namatay sa sakit at karamdaman. Pero hindi siya gumibang. Naghahangad siya na magkaroon siya ng, dahil design niya talaga maglingkod sa Diyos, naghahangad siya na magkaroon siya ng asawang missionary. Pero ang naging asawa niya ay isang taong walang kalatoy-latoy, walang kainti-intiri sa Diyos. Pero pinagsyagaan pa rin niya, kahit ganun yung asawa niya, minahal pa rin niya, kahit binigyan siya ng 6 na anak at yung 5, namatay pa. Pero she never give up. She served God. Lahat, ang dami niyang naranasan na mga circumstances sa buhay, pero hindi siya sumuko. At alam niyo ba, na siya ang pinagmula ng anointing na tinataglay ngayon ni Benny Hinn. Matindi. Kaya sabi ko, ako ang kasunod no, Lord. Amen. Dumalo yun from Sister Ether, kasi yung tawag sa kanya, Mariah Ether. Okay, kasi Sister Mariah Ether. Hindi siya nag-aral ng Bible school, but God used her mightily to demonstrate the power of the Holy Spirit.